Ayan na nga, kakakakaalas dos y medya pa lang. Pero in fairness, ang energy natin today talaga namang wapak na wapak! Yahoo! Ganon! Mamapayahu ka talaga today! Oha, oha! Nakoha, welcome sa first ever! Yes, B, as in ever! Kasi nga, burr month na! Oy ha, kayo dyan, nabitin kayo sa ano ha, long weekend last week. Parang gusto nyo na naman mag-long weekend ngayon. Ano, sige, panay-panay, bakasyon na lang kayo. Huwag na mag-work, ganon. Ay, hindi pwede yan. Pero in fairness sa'yo na nanonood ngayon, parang ang fresh-fresh mo today. Nakakompleto ka ng tulog ngayon ha. Nakapag-recharge na. O, diba? Kaya naman, tutok na at makinig sa ating daily show dito sa Radyo Sync. Daily show? Wow! Sana everyday! Tuwing Linggo, yes! Tutok lang dito sa Radyo Sync on 92.3 True FM. Dito na tayo sa totoo at syempre sa ating 1PH teleserbisyo para sa Pilipino. Aha! Welcome na welcome kayo dito mga kapatid sa programang Match Made. Kasama nyo nga ang inyong DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Another Sunday, another 2 hours na naman of love, of happiness, of joy, of everything. Hopeful at nakaka-happy with your one and only, yes, that's me. Nabanggit ko na nga para sa mga hindi nakikinig. Kasama nyo nga, oh, Anna Ramsey. Wow! Ay, at your service talaga ako sa inyo lagi. Kung lonely ang puso ninyo at talagang ready na kayong maghanap ng the one, akong bahala sa inyo tuwing Linggo yan dito sa programang Match Made. Let's go, let's go, let's go! Ayan ha, don't forget na gamitin ang ating hashtag, hashtag Match Made to Happen. Naku, kabisado nyo na to. Oo, alam nyo yan, every Sunday meron tayong mga ipapakilala ng mga heart hunter at dadamayan natin siya ha sa naging heartache niya, sa kanyang napagdaanan and mga heartbreaks. Naku ha, saka naman natin siya tutulungang makahanap ng bagong kapareha mula sa ating dalawang mga pangmalakasang kupido. Uy, abangan nyo ha! Sino kaya sila? Abangan, abangan. Pero bago yan, bago ang lahat, eh, tatanungin ko muna kayo. Oo, paano mo ba malalaman kung ginagaslight ka na ng isang tao? O, ayan ha, mamaya i-comment niyo yan dyan. Sa ating Facebook page, tayo po ay naka-live din dyan. Mamaya magbabasa tayo ng mga comments. At ang tanong sa mga hindi masyadong familiar, kasi ito, nagsusulputan talaga itong mga ganitong terminologies ngayon eh, no? Ano ba ang gaslight? Oh, ayan ang mga katanungan dyan, ha? Ang sabi ng mga eksperto, ha, ito yung sinasadyang pagmi-mislead o pangko-confuse sa isang tao para mas mamanipula. Oo, diba parang kunwari, alam mo namang hindi mo ginawa ang isang bagay. Pero itong ex mo na to talagang pinupush na talagang ginawa mo talaga yon. Oo, hanggang sa magduda ka na ang ending, hindi na siya yung mali, ikaw na. O, diba? Ang galing ng pagmanipula. Nakawa ganon. Aba, tingnan mo nga naman kung siya pa yung may kasalanan, siya na yung malinis. Malinis ngayon, ano? Ang galing din naman talaga. Oo. Parang yung tipong yung personal decisions mo, dinadoubt mo na rin sa sarili mo. Diba? Ang gagaling ng mga ito, yung gaslighting. Nagigigil ako, pigilan niyo ako ngayon. Kaya naman, kaway-kaway sa inyong mga nanggagaslight. Naku, itigil mo na yung gawain na yan, friend. Huwag ganun, friend. Yan ang ating kwento, ha, ngayon. Of course, makakasama natin ang ating heart hunter for today na si Gemaldine Marie Vicente. Pero tatawagin natin siyang Dindin. Ah, pakikit ng pangalan, ano? Siya po ay 23 years old, mula pa yan sa Cavite, kaya naman i-welcome na natin. Dindin! Be! Anong nangyari? Pero bago mo ikwento, bumati ka muna sa ating mga kapatid. Hi mga kapatid, ako nga pala si Gemaldine. Kamusta kayo dyan? Sa family ko, hi guys. Sa mga friends ko, nandito ako ngayon sa TV5. Yay!
Kaway-kaway sa mga nakatutok din sa 1PH. Ayan! Din-din! Kamusta naman ang panggagaslight mo? Agad-agad. Bigyan mo muna kami ng konting background. Ano bang naganap? Bakit nag-lead sa gaslighting? Well, nung una talaga is I'm a working student that time. Tapos nagwo-work ako noon sa Ortigas, sa call center. Mm-hmm. Tapos na-curious lang ako, syempre, mag-isa, first time mo lang sa Manila. Tapos tinry may FB dating pala. FB dating? Yeah. Oh. So okay. Sabi ko, ano to? So syempre, tinry ko siya. May mga nakausap na ako before talaga, madami na, pero parang ano lang talaga. So expert ka na ba sa online dating? Not really. Okay. Yeah. So, sinubukan mo lang yung sa Facebook. Yeah. And then, what happened? Nakilala mo tong isang guy na ito. Mm-mm. Yeah. Tapos, nakausap ko siya. Ang lakas ng humor niya. Grabe siya mag-joke, mga ganyan. Hanggang sa time na, doon kasi sa FB dating ng Facebook noon, merong direct na papuntang FB, paano ba yun? Yung i-add friend mo siya, tapos direct messenger, mga ganun. So, nag-direct messenger kami. Nag-usap kami doon, hanggang sa nagkakilala kami. Mm-hmm. Ganyan, hanggang sa ngayong generation kasi, parang may mga call sign na ba yung tawag doon? Yung mga love. Di ko alam sa generation ganyan. Yun. Charot lang. At dami na kasing mga kung ano-ano pinapauso ngayon na ano, this generation, yung mga terms, yan nga, yung mga ganyan, di ba? So, ano nangyari? Nakilala mo siya doon? Gaano katagal yung pag-uusap yung talking stage nyo? Mga siguro 1 to 2 months, ganun. 2 months of kilig-kiligan. Yeah. Okay. Hanggang sa... Hanggang sa na we decided na mag-meet sa Ortigas Mega Mall. Ah! Kasagsagan pa ng COVID. Yeah, pandemic. Pandemic pa. So, syempre, mga naka-face mask pa. Way back 2022 yon. Okay. Yeah, tapos nag-meet kami noon. Parang uncomfortable pa. Syempre, conservative. Conservative yung peg mo, ha? Okay. Yeah, tapos first time mo rin yung gano'n na makakamit ka ng talagang total stranger, kumbaga sa'yo. Oo, first time ko talaga yung like... Ano nag-push sa'yo na okay, parang gusto kong i-meet to sa personal itong guy na to? Kasi ano, parang nagkakausap na nga kami, medyo ano na eh, nagkakausap na, alam niya na kung ano yung about sa'kin, ganyan, nag-uusap na, kilala ko na siya. Ganon. So, what if mag-ano naman kami sa personal? Oh, magkakilala yeah. naman kami personal, di ba? Okay. Yun. So, yun nga, nagkausap kami nun. Tapos, sa unang pagkikita nyo, parang, ay, pwede. Parang may ganong factor. May comti pa rin nung una. Mm-hmm. Ikaw ba, una mo siyang nakita, parang, ay, parang lalo ko siyang nagustuhan? Ay, ang pogi niya. Oh. Ayan mga, naku, nadadala kayo talaga sa, ay naku, ang bilis madala ng mga to sa ano eh, basta pogi eh. Hindi kasi, pero may advantage naman kasi talaga, kasi let's admit, diba Doc Camille, yan ang unang nakikita, hindi yung pagka-meet mo, makikita mo yung panloob niya, diba, hindi naman ganun agad-agad, so may edge din talaga pag may dating, diba, yun ang unang mong nakikita eh, so pagkakita mo sa kanya, kumbaga plus points ba, ganun? Plus points. Yeah. So, sabi ko, ay, ang cute naman ito. Sa isip ko lang, syempre. Sa isip mo lang. Hindi mo mapakita na, I like him. Ganun. Hindi naman ako ganun. Conservative nga. Conservative. Kumbaga medyo ano-ano pa. Ganun. Sweet girl pa, bebe girl. Okay. And then, ano nangyari doon sa first meetup nyo? Ano naman, that time, ako nga yung nag-intay nun eh. Diba? Ay, pinag-intay ka? Or baka excited ka naman kasi sa call time nyo. Isang oras parang advance ka eh. Parang gano'n na nga. Siyempre, ano, that time nga, nasa Manila ako, diba? Nasa Mandaluyong ako. Okay. Nagre-rent ako nun. Tapos siya, from Silang pa. Oh, wow. Silang Cavite. So, syempre, dahil nga excited tayo na nauna, diba? Oh, diba? Agad-agad. Okay. So, nung nag-meet kayo doon, anong unang napag-usapan nyo? Usually, yung mga napag-usapan na rin namin, saka online. Yung mga iba pa. Yeah. Mm-hmm. Okay, so nag-flourish ba itong pag-meet ninyo, yung first meet-up nyo, na tuloy ba sa marami pang pagkikita? Yes, actually. So ibig sabihin, nagkagustuhan. Yeah. So gano'ng katagal ang ligawan stage? Parang ano nga, parang talking stage nga lang talaga yung talking nangyari. Stage. Tapos we decided na maging mag-on na. What if, ganun. What if. So finally, naging kayo na. Ayan na, kilig-kiligan na. Yay, bulahan. Come on. Okay. Yeah. Tapos,
Paano dumating sa point na parang biglang yung kiligan, yung masayang moments, nagkaroon ng problema? Eh, syempre, babae ako, maganda. Oh, sorry! Magandang-maganda! Oh. Tapos, sikat din kasi ako sa school namin that time. Ay, baby. So, maraming umaligid. Nag-chat, ganyan. Hi, dami hi, nakapila. Idol. Sana all pinipilahan. Okay, so, and then? Tapos, syempre ngayon nga, kilala nga ako, maraming nag-chat. Tapos, may mga friend, more on, parang one of the boys kasi. Ayaw kasi ng parang puro babae yung ano ko. Kasama yung friends mo? Oo. Parang hindi kasi ako ano kapag puro babae yung friends ko. Parang bakit? Hindi ka comfortable? Oo. Kumbaga parang ano, parang nandun yung plastikan ba? Pero paglalaki kasi. Cool lang, ganyan. To the point kasi sila kung paano sila magsalita. Ah, okay. Ganun. So you masarap sila kasama. Surrounded sa mga kumbaga kalalakihan. Mm-mm. Okay. And then? Tapos, yun nga, nung after nun, mga nagchat-chat nga sa akin, nakikita niya. Pinapakita mo? Nakikita niya sa cellphone ko, syempre. Ah, so alam yung password? Oo. Ah, talaga? Mm-mm. Dumating sa point na ganun. Kumbaga, parang dapat pinayagan privacy mo. Na, di ba? Oo. Ako, for me, I think, ewan ko ba sa generation? Right. Ewan ko ba sa generation mo? Ewan ko ba, bakit sa generation na to kailangan ipakita pa yung privacy, di ba? O kasi privacy na yun. Kumbaga, ang laking ano factor no na pwedeng pagmulan ng kung ano-anong mga misunderstanding talaga. Totoo. Di ba? And sabi ko nga, if talagang sa isang relasyon papasok ka, you have to build trust talaga. Yun ang unang Totoo. Dapat mabuild. And with that, na pinayagan mo, na malaman ninyo yung password ng isa't isa, malaking factor yun na pagsimulan ng pag-aaway, diba? So, paano pumapasok doon yung pang-gaslight? Well, that time nun nga, nung nalaman ko na may niligawan nga siya. Mm-hmm. Actually, hindi siya mismo yung nagsabi nun eh. Okay. May nagchat sa akin, pinsan niya, na friend ko rin, mm-hmm. na meron daw siyang kinakausap nung kami na. Nung kayo na? Mm-mm. Doon ko nalaman na may niligawan, kumbaga past. Sinabi niya na may niligawan. Niligawan. Okay. Ganon. Pero may pagsasabay ba na naganap? Wala naman. Wala naman. Mm-hmm. Okay. Alright, so pwede mo bang isalaysay sa amin yung mga na-experience mong pang-gaslight niya sa'yo? So, nakuwento niya rin kasi sa akin that time na may past ex siya okay. na nagloko. Mm-hmm. Ganon. Kumbaga, nung kinuwento niya yun sa akin, parang siguro ano na siya eh, parang na-trauma na siguro. Mm-hmm. Tapos, nung naalala ko nung first noon is nasa work ako noon. Tapos, yung shift ko is graveyard shift. So, syempre, panggabi yun. Yes. 10 to 7. Mm-hmm. Tapos, ang break ko 1 a.m. Syempre, oh, wow. Sabi ko, before ako pumasok, sabi ko, love, pupunta na ako dun. Mm-hmm. Kung ganun. Tapos, after ng pagkocall ko sa call center, 1 a.m. pumunta ako. Syempre, chinek ko yung cellphone ko, magchat-chat siya eh, di ba? Yes. Excited tayong makita yung chat niya. Tama. Tapos makikita mo ganun. Sabi niya, bakit daw tinatawagan niya yung isang account ko? May isang account kasi ako actually, for business. Okay. May business kasi ako noon that time. Okay. For business, ganyan, tinatawagan niya daw. Bakit daw online? So ako, sabi ko, curious naman ako, bakit baka daw meron akong chinachat, ganyan. Mm-hmm. Kinakausap na lalaki. Puro ganun. Ha? Mm-mm. Praning! Praning talaga. As in, praning ako. Ka! Praning siya! Kaya that time, sobrang galit na galit talaga ako kasi sabi ko, pagod na pagod na ako, tapos gaganyanin mo ba ako? Oo. Ganun. And alam mo sa sarili mo na wala ka naman talagang ginagawang masama. Mm-mm. Okay, ganun. Na wala kang ginagawang dahilan para magselos siya. Mm-mm, true. Talagang meron lang siyang mga imagination sa utak niya. Mm-mm. Na meron kang mga sideline na mga parang kinakausap. Mm-mm. Okay. Tapos dumating nga sa point, nakilala niya naman nga yung mga friends ko, nakilala niya na. Kasi pinapakilala ko kasi gusto ko nga maging open kami pareho. Tama. Mm-hmm. Tapos dumating nga yung time na may mga nagchat-chat sa akin. Mm-hmm. Ganun. Sabi niya, bakit daw chinachat ko pa yun? Ganyan. Which is, yung mga chinachat mo naman ay friends mo. Yeah. Bakit daw chinachat ko pa? Bakit daw lumalabas kami mga friends ko? Which is, yung mga friends ko naman yun, may mga babae din. Mm-hmm. Ganon. May mga lalaki din naman, pero kilala nga niya nga. Ganon. Tapos, bakit daw sumasama pa ako? Meron naman daw akong siya na pwede niyang sabahan. Bakit daw siya hindi ko samahan? Ganon. Bakit daw friends ko? Gusto niya
kayong dalawa lang ang tao sa mundo? Ganun ba yun? Parang ganun. Kaloka. Wala ka lang ibang pwedeng kausapin. Wala ka lang pwedeng samahan. Ako lang. Ganun. Parang ganun ang peg niya, no? Mm-hmm. So, kailan mo naramdaman yung ginagaslight ka niya? Yun nga, yung time na yung sa kaibigan ko na parang naiisip ko, bakit? Ano bang ginawa ko? Parang ganun. Ano bang ginawa ko? Friends ko naman yung kilala niya naman yun. Sabi ko, pinakilala ko naman. Tapos naiisip ko, iiwas ako na ba to? Tama pa bang ginagawa ko makisama pa rin? Kahit na friends ko. Parang ganun. Nagda-doubt na ako sa sarili ko. Kung sasamahan ko pa ba or... Uh-oh. Or sa kanya na lang talagang attention para maging maayos yung relationship namin. Parang ganun. Mm-hmm. So may mga doubt nang nagaganap sa sarili mo mismo. Mm-hmm. Tinakatanong mo na, kine-question mo na yung sarili mo. Now, fast forward tayo. Ano ang pinaka-reason kung bakit nagwakas yung ano nyo, relasyon? Selos talaga. Selos. Mm-hmm. Pasok, Shaira. Ang puso ko, So, selos talaga ang pinaka main reason. Mm-mm. Kumbaga na puno ka na sa sobrang pagiging seloso. Mm-mm. Okay, mm-hmm. So paano mo sinabi sa kanya? It's over. Parang sabi ko, parang hindi na to nag-work. Sabi ko, ganun. Okay. Parang hindi na to nag-work. Siguro, mas maganda kung hanapin mo muna yung sarili mo. Mm-hmm. Tingnan mo muna kung tama pa ba yung ginagawa mo. Mm-hmm. Ganon talaga yung mga sinabi ko. Masakit talaga ako magsalita pag ako nababadrip eh. Okay, okay. Minsan ganon tayo pag masyadong mataas ang emosyon. Maraming lumalabas sa bibig natin na hindi maganda. Oo, pero after nung breakup nyo, may nalaman ka bang something? Ano pa? Or yun na yun, tapos na ang love story nyo? Meron talaga, actually. Meron talaga? Nalaman ko dun sa kaibigan ko na yun nga, yung ano niya, yung pinsan niya, binalikan niya pala yung ex. Hindi pala ex, yung niligawan niya. Yung niligawan niya! Ay, so ganun. Ang galing mang-gaslight, diba? Yung akala mo, may mali sa'yo na ikaw mismo, kine-question mo na yung sarili mo kung tama ba to or whatsoever, pero deep inside, siya pala yung may hidden agenda. So, binalikan niya yung tao na yon na nililigawan niya before you. So, ano naging reaction mo nung nalaman mo yon? Sabi ko, tinatanong ko sarili ko, binahal ba ako ng taong to? Oo. Ganun. Kasi, kumbaga, parang naiisip ko na iniisip niya rin pala yung babaeng yun habang kami. Habang kasama diba? Ka niya. Ganun. So sa madaling salita, talagang ang galing niyang mang-gaslight, no? Mm-mm. Parang ang pinakita niya, na takot siya sa sarili niyang multo. Totoo. Na yung mga ginagawa niyang mga pagsiselos kuno-kuno, eh behind the curtain, siya naman pala ang may ganung ginagawa. Diba? Nakakagulat talaga yung mga ganun lalaki, no? Grabe talaga. Mapapashish ka na lang talaga sa grabe. Oo. So finally, yun na yun. Doon na nagwawakas ang inyong love story. Actually, nagbalikan pa kami nun. Nagbalikan ka pa! Oo. Binigyan mo pa ng second chance! Oo, true. Seryoso ba? Oo. Pero... Sumaya ulit siya. So bakit? Bakit mo naisipan na bigyan mo siya ng another chance? Ako yung nakipagbalikan actually. Ikaw? Mm-mm. Bakit? Ang rupok mo, girl. Parang naiisip ko, mahal ko naman eh. Okay. What if mali mo mag-work? Mag-work ulit. Parang so ganun. Ano, tinry niyo pa ulit? Tinry. Pinuntahan ko siya doon. Okay, and then? Tapos, ang nangyari noon, syempre, nag-usap kami. Sabi ko, what if mag-work naman? Mm-hmm. Ganyan. Yun, tinry namin. Kaso, so, ganun ulit yung nangyari. Niloko ko naman niya. Nakakausap niya pa rin pala yung ano. Yung niligawan niya. Tingnan mo nga naman. So, huwag mo sabihin nung nalaman mong kinakausap pa rin yung nililigawan niya, binigyan niyo pa rin siya ng another chance. Hindi na, syempre. Hindi na. Okay. Doon talaga nag-end. Doon na yung parang conclusion, yung parang na-realize mo, tama na, din-din. Shado na, din-din. Ganon. Tama na, ayoko na talaga. Tira ka naman sa sarili mo, din-din. Pero ang point nun is hinayaan niya ako. Ah. Diba? So mapapatanong ka talaga sa sarili mo, minahal ba niya talaga ako? Mm-mm. Tapos doon ko na-realize na hindi niya talaga ako minahal.
Parang gano'n. Ouch. Mapapa-ouch ka talaga, mga kapatid. Nako ha, grabe naman talaga ang love story nito ni Dean Dean. Pero ano naman kaya ang masasabi ng ating guest expert for today? Of course, Doktora Camille. Hello, hello. Hi, good afternoon everyone. Good afternoon mga kapatid, mga listeners, at syempre po yung mga nanonood. Ayan, Dok. It's nice to be back. Yes. Hindi, dapat hindi na ako guest. Yes, hindi ka na guest. Talagang ano na, part ka na ng match made. O, diba? Okay. So, since this is about gaslight, so it's a psychological thing, manipulation. Pero siguro, no, para din sa kaalaman ng lahat, alam niyo ba yung gaslight na to? Mm-hmm. Hindi to new term. It started 1944. Wow! Ganun siya katagal na. It's actually a film. Yung film na to, it's about yung husband niya. Parang dahil nagluloko siya, pinalalabas niya na nasisiraan na ng bait yung asawa niya. At yung feeling yung asawa niya, nasisiraan na nga siya. Kasi nga, natitwist lahat yung mga sinasabing istorya. And then, mm-hmm, it will come to a point na nagda-doubt na siya, pati yung reality na iniisip nung asawa niya, nalilito na. So, ganun talaga yung phenomenon ng gaslighting. Yung own reality mo is dina-doubt mo, yung sinasabing memory, yung perception mo, talagang naaapektuhan. And dito, it's a clear parang perspective na makikita mo na marami talagang taong nag-gaslight. Hindi, mm-hmm, lang ito tungkol sa pag-ibig, kumisan kahit sa trabaho, kaya kang i-gaslight ng mga tao. Even it's actually pagtitinan mo, it's a form of bullying, mm-hmm, 'di ba? Pwede siyang bullying, pero kasi ito another form, dahil kasi wala itong physical manifestation na sasaktan ka, mm-hmm, or yung talagang sabihin na natin physical abuse ka. It's something psychological, to the point na ang mangyayari, talagang pagdududahan mo lahat ng mga ginagawa mo. Pero dito, sige, characterize natin yung ginawa dito ni Din Din. Yung sinabi niyang binalikan after. Mm-hmm. Alam mo, yun na yung talagang sabihin na natin true to form na nag-gaslight siya. Bakit? Kasi parang bakit niya kailangan balikan? Eh, alam na niyang mali yung ginawa. Tama. So, usually, ito yung mga symptoms na makikita mong red flags na ikaw pa yung nagiging apologetic dun sa situation. True. Na pinagbibigyan mo siya kasi baka nga mag-work. Pero buti na lang natauhan siya. Yun yung maganda dun. Kasi bibihira yung talagang sabihin natin at their own, marirealize nila. Sometimes you really need another people na parang makakita, huwi, naluloko ka na, hindi mo pa ba naiisip yan. And definitely, pag sinabi natin ang isang tao ay nanggagaslight, mm-hmm, one thing, napaka-possessive ng personality niyan. And usually, pag personality na merong yung pagiging possessive, tapos yung ganyan na masyadong magaling manligaw, tapos meron palang ibang nililigawan, ito yung mga tipo ng irrational, pagtitignan mo yung dynamics behind this, parang pinalalabas nitong taong ito na ayaw niya na magkakaroon ng fear of abandonment. So, ito pa pwedeng kombinasyon na isang borderline personality at narcissistic. Kaya, di ba kung tutusin, he always wanted to be in control. Yes. Tapos, at the same time, ayaw niya ng abandonment. Kaya, kumisa, napaka-excessive din na parang tuloy-tuloy, di ba? Na ang ganda-ganda, mm-hmm, ng panliligaw during the time na hindi pa sila nagkikita. Talagang ang galing ng manipulation, which really happens. So, itong pangyayaring to, true to form na gaslighting. Grabe, ibang level ng manipulation ito, Doc Camille, no? Pero ito para sa ating mga kapatid, no? Ano ba yung, sa tingin mo, Doc, ano yung nagiging epekto nito? May long-term effect ba to sa taong ginagaslight? Actually, malaki, dahil kasi ang talagang naapektuhan dito yung ating mental health. Mm-hmm. And when you talk of ganito na nag-gaslight ka, it can lead yung anxiety and depression. Especially for people na yung hindi na intindihan itong sitwasyon, parang every time na meron silang sasabihin na ganito, parang startled na sila, naku baka mga mali lahat yung ginawa ko, baka mamaya maghalit siya, paano na yun? So, tapos sabi niya, totoo ba yun? Sabi niya, pati yung mga sinasabi ng magulang mo na tama, mm-hmm, sasabihin mo mali na rin. Kasi nga, they will make you feel bad about your decisions. Yes. Just because it's not favor of them. Uh-oh. Diba? So, sana kung sabihin mo, anxiety lang or talagang depressive symptoms, but sometimes, it can cause yung possibility na dahil sa na-depress ka, dahil akala mo, ikaw yung talagang totally mali, mm-hmm, dun sa pangyayaring ito, it can lead yung possibility na
ma-heighten siya and then magkaroon ng suicidal tendencies itong taong ito. Yun yung isa. Second, yung tinatawag natin because of the long-term effect ng gaslighting, hindi mo siya malalaman not until siguro, ambaw, nag-break up na kayo, di ba? Akala mo, ganun lang. Long-term effect, yung PTSD, post-traumatic stress disorder, which usually happens na, halimbawa, magkaroon ka ng love life after 6 months or a year, parang inisip mo tuloy na baka mangyari uli yung nangyari sa akin dati. So, yun, yung mga experiences mo na nightmares, yung mga behavioral thoughts mo na baka mamaya, hindi ako sigurado kung tama ito kahit alam kong mabait. So, yung mga ganon. So, pwede magkaroon ng PTSD. And sometimes, ang post-traumatic stress disorder, it's a long-term thing. So, talagang you really need healing bago ka talaga pumunta sa susunod na sabihin na natin a relationship. Oh, wow! Nakita nyo, kapatid? Kaya huwag na tayong mag-gaslight. Nakita nyo kung gano'ng stress ang pwedeng idulot niyan sa isang tao, talagang pwedeng long-term effect niyan mentally sa isang tao, no? And of course, tayo mismo, before we act, diba, bago tayo gumawa ng isang bagay sa isang tao, let's think, kapag sa atin ba ito ginawa, matutuwa ba tayo? If the answer is no, then why would you do that, diba? Lalo na kung sa taong partner mo naman, diba? Alam mo, ito yung mga symptoms din, Anna, na pwedeng ang mangyayari, you'll end up as a battered person. Mm-hmm. Kasi maniniwala ka talaga sa lahat ng sinabi niya eh. Mm-hmm. So, hindi ka na maka-escape dun sa relationship. Tapos sasabihin mo tuloy na, kanba, lalo na kung ikaw yung partner, palagi kang excessive apology. Magugulat ka na lang. Parang sasabihin mo kung ikaw yung friend, ano ka ba? Maawa ka na sa sarili mo. Mm-hmm. Ganun. Parang wala ka ng sariling desisyon. Parang di ba tayo nga, Doc, sinasabi nila, meron talaga tayong natural gift na intuition. Parang we know, we feel if it's a bad or good decision. And just because may mga taong nanggagaslight, nawawala na yun sa'yo. Totoo yun. Diba? Kasi talagang bumababa ang self-esteem mo. Tapos sabihin na natin yung level of confidence mo dahil kasi parang psychologically para kang dinoduro dito pero hindi mo napapansin na gano'n na yung nangyayari sa'yo. So parang eventually you'll end up na magiging dependent ka naman sa kanya. Parang lahat ng sinabi niya susundin mo. Aabot ka sa gano'n eh. Yan yung kumbaga worst talaga yes. Scenario na pwedeng mangyari. No! Ayaw natin pakabuti sa ganyan talaga, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo. Pero grabe, no? Grabe, yung akala nating simpleng panggagaslight, ganun ang pwedeng maging effect sa isang tao. Pero thank you so much, Doc Camille, sa iyong na-share na komento. Pero ito, ano naman kaya ang say, ha, ng ating mga kapatid at mga kamatchies na talagang nakatutok online? Ito, basahin natin, sabi ni Ate Girly Robles, masunog sana lahat ng nanggagaslight with gas. Uy, relax lang po. Relax lang po kayo. Huwag po masakit. Alam ko po na mainit din po ang ulo ng DJ nyo dito sa mga nanggagaslight. Relax lang po. Ang harsh mo, te. Pero gets ko kung bakit mainit ang ulo mo. Pero siguro to na gaslight, kaya ganyan kainit ang ulo eh. No? Pero si Kuya Joe, sabi niya, magnaye. Ito naman, mula rin po sa Cavite. Mental fortitude rin talaga. Basta alam mo ang totoo, ilaban mo yun. Tama. Kailangan talaga may paninindigan ka eh. Dapat may ano ka rin, konting sungay. Tiyara! Konting sungay. Hindi, konting pangil na lang. Hindi. Dapat kasi hindi, alam ng partner mo na hindi ka rin niya basta-basta kakayan-kayanin. No? Yun ang iparamdam mo rin talaga sa partner mo. Ay naku, ang dami yung hugot, ang dami yung mga say talaga sa ating topic for today, mga kapatid. Pero eto na ha, mamaya kikilalanin naman natin ang mga susubok na magpatibok ng puso ng ating Heart Hunter for today. Ang kanilang kwento sa aming pagbabalik. Tutok lang, mga Comanches! Hello, hello! Nakatutok po rin kayo sa pinaka-exciting na dating show sa radyo, ang Match Made! Kasama niyo pa rin DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. And this time, heto na ha, kilalain na nga natin ang ating mga Cupido.
Ito na ating first Cupid. Siya po ay mula sa Manila. Si 23 years old. Uy, bagets na bagets. I-welcome na nga natin si Maze Dahl. Hi, Maze. Hello. Good afternoon po. Yes, ako po pala si Maze Dahl from Manila. Mm-hmm. Maze, kakaiba yung pangalan mo, yes, ha? Oo, kamusta ka naman, Maze? Kamusta ang ngayong puso? Oy. Sa ngayon po is single but ready to mingle. Ready na, yes, to mingle. So that's ikaw why pa, I'm here. That's why you're here. Yeah. Ready na siya. Come on. Oh, di ba? So ikaw ba naka-experience ka ng true love? Ano, recently lang ba to? Yung love life mo, recently lang ba to? Kailan yung last relationship mo? Yung last relationship ko is 2019 pa. Tagal na. Yes. 2019. Yes po. So bakit inabot ng sobrang tagal? Kasi hindi, tawag ito, I'm not ready pa kasi for relationship. So I'm just focusing. So parang nasa sa healing stage ka. Eh, yes, iba-iba po, ha? Kasi ganun talaga mga kapatid, no? Iba-iba tayo ng healing process. Yung iba, yes, inaabot ng years talaga. Yes, no? And maganda yung ginagawa mo na talagang mas pinipili mo na completely healed ka na bago ka pumasok, yes, sa isang po relasyon. Tsaka yung magiging sigurado ako sa susunod na kapareha ko. Ay, tama. Yes. Tumpak! Ganon. Oo. Pero ikaw naman, Maze, yung na-experience mong relationship, traumatic ba to? May panggagaslight bang naganap din? Wala naman. Siguro kaya lang, nung last relationship ko kasi, medyo may pagka-immature kasi. So, ang naging kasunduan namin nung karelasyon ko that time, kapag nanalo ako sa basketball game, magiging kami. Taray, no? Naka-base sa laro. Yes, yes. So, kung hindi man, hindi pala magiging kayo. Yes. So. Ganong katagal tumagal itong relasyon nyo na nagmula sa paglalaro? Mas, nanligaw ko sa kanya almost 3 months. 3 months? Yes. So, parang medyo may katagalan. So, matagal ba yung 3 months? Yes. Siguro para sa akin, matagal yun. Sa bagay, no? Yes. Ako kasi nagpapaligaw 2 years. Napaka-OA ng babaeng to. And then, kanya-kanya naman kasi yan. Yes, yes, oo, po. Yung puti na yung mata nung nanliligaw, puti na yung buhok niya. Ano ba, sasakutin mo ba ako? Sarot. Hindi, kanya-kanya yan. Wala, yes, yan, yes, sa bilis, wala yan sa tagal. Minsan ngayon, ang tagal-tagal mong niligawan, di ba? Yes. Naging in a relationship ko, tas wala rin naman. So, iba-iba. So, for you, 3 months ang inabot ng, yes, panliligaw. And then, yung relasyon mismo, gaano katagal? 6 months lang siya. 6 months. So, that's why parang gusto ko muna na maging, after nun, na wag muna maghanap. So, 6 months na yun, ang tagal mong nakapag-move on. Yes. Talaga? Yes. So, you feel like masasabi mo na itong 6 months na to kahit saglit lang talagang true love? Yes, ako true love ako sa kanya. Pero, siya ang hindi? Yes. Ano bang naging rason? If you don't mind, pwede mo ba kasi i-share? Parang may konting ghosting kasi. Ghosting. So may pinagawayan kami that time. Mm-hmm. Then, hindi ako nagparamdam. Kasi palagi kami nag-aaway. Okay. Hindi ako nagparamdam para maging malamig lang yung utak namin. So, mm-hmm, nung nagparamdam na ako, yun, bumitaw siya. Ah, nawala, yes, na lang bigla. Oh, that's so sad. Grabe. Nako, kanya-kanya talaga tayong experience, yes, pagdating sa love. Pero now you are ready. Ready to mingle. Yes, ready, ready na po. Okay, I love it. Yeah. I love it. Pero ang tanong, Maze, ano ba yung hinahanap mo sa isang babae? Sige, simulan natin sa physical. Physical, syempre, para sa akin, bonus na lang yung ganda. Okay. So, ang pinaka gusto ko talaga is yung magka-vibes kami sa lahat. Mm-hmm. Give and take. Tapos, mm-hmm, ang pinaka-important is a date to marry. Ay, totoo naman. Hindi tayo para, parang sinasabi ni Maze, hindi tayo para mag-aksaya ng oras. Yes, opo. Kung pakakasalan ba? Kung hindi, goodbye. Oo. Hindi, maganda yung ganun. Alam mo talaga yung objective mo, di ba? Yes, kasi if you want to play lang, di ba? Then you're just not the man for now. That. Yeah. Oo. So, yun ang hinahanap mo. Yes, pang seryoso. Yes. Din-din, alam mo na. Okay. Ayan. Okay, thank you so much sa ating Cupid number 1. Ito, kilalani naman natin ang ating Cupid number 2, Forom. Forom? Siya po ay mula sa Quezon City, 25 years old, Jerwin Fulong. Hello! Hello po. Pati ka muna, Jerwin! Hello po, my name is Jerwin Fulong, 25, and from QC po.
From QC. O, parang inulit mo lang yung sinabi ko, no? Jerwin, ano pinagkakaabalahan mo sa life? For now po, freelance model and artist. Ay, model, artist, antaray, all around. Oh, Jerwin, ikaw ba katulad ni Maze naka-experience na din ng true love? Actually, not po. Ay, hindi pa. Yes, so 2018, online lang po yun eh. Online mga yung... Mga puppy-puppy love lang po. Puppy-puppy love. Opo. So, ano to, parang online dating lang? Mm-hmm. So, walang ano, katulad ni Dindi na hindi mo pinoperson na makita kayo sa personal. Walang ganun? Yes po, kasi hindi ko pinorso po kasi ano. Ay, I made it official pero... Mm-hmm. Nag-end po kasi nga, ano po, may scenario na hindi ko po nagustuhan. Like ano, pwede mo bang i-share tong scenario na ito or like ano, if you're comfortable? She's trying to ano po, to suicide. Yeah. Ah, okay. Yeah, so okay, okay. So sinesend niya po yung mga ano, yung mga ganung photos na, niya. Okay, so kumbaga sa'yo, syempre, ano to, natatakot ka, matatakot ka, no? Ikaw ang rason kung bakit niya gagawin yun. So medyo ano nga to, sensitibo, no? So nag-decide ka na pakawalan na siya. Mm-hmm, ganun po. Oo, so gaano tumagal ang relasyon mo sa kanya? Months lang po. Months lang din. Okay. So, siya yung last relationship mo. Yes po. Okay. And now, are you ready sa panibagong yugto ng buhay? Wow! Yugto talaga! Oo. Panibagong inspirasyon. Trying po. Trying. Kasi love is hope naman po. Oo naman. Laging. Huwag tayong susuko, mga kapatid, sa pag-ibig. Kahit ilang beses na tayong nadapa, kahit ilang beses na tayong naloko, pasasaan ba? At may makikilala at makikilala ka na talagang kamatch mo. Malay mo, dito na yun sa match made. Wow. High segue. Malay mo nga lang naman, di ba? You'll never know. Kaya, kasi sinasabi nila, pag sumuko ka na sa isang bagay, katulad niyan, pag sumuko ka sa pag-ibig, tapos ang laban. Diba? Wala na. Eh kung tuloy-tuloy mo lang yan, diba? Sa pagkahanap, eventually makikita mo yung the one for you. Ano bang hinahanap mo sa isang babae, Jerwin? Ganun rin po, ano, bonus na rin po yung looks. Pero, for me, personality po talaga yung nagmamatter. Like, okay. Ano po? Anong specific na ugali yung hinahanap mo? May sense of humor, ganun po, and maano yung outlook sa buhay. May vision po. May vision, may pangarap, opo, kumbaga. Oo. Maganda yan. Maganda yan at malalaman natin kung si Dindi na ba ang hinahanap mo. Wow! Yes naman, napangiti si Dindi. Pero maraming salamat sa inyong mga kwento, Cupids. Diba? At least, may pauna na tayong idea, diba? Kung ano nga ba yung mga naging story nila. Pero let's get to know them more. Hanggang saan naman kaya ang kaya nilang patunayan para mapili ng ating Heart Hunter for today. At sa puntong ito, eto na ang ating paandar, ang talentadong Cupido. Ayan ha. Dito naman, ang gagawin nyo, kung magpapakita ka ng isang talent para magustuhan ko, oo, para magustuhan kayo ng ating Heart Hunter, ano ito? Anong klaseng talent ito? Ayan, simulan natin sa ating Cupid number 1, Maze. Ipakita mo na yung talent na yan. Let's go. Sa ngayon, hindi ko man magawa mag-basketball sa harapan mo. Siguro, kahit hindi ako ganun kagandahan ng boses, sige, kakanta ako para sa... Oy! May bao, no? Sige nga, pakinggan natin yan. Let's go, Maze! Labis na nainip Nayaya mo sa bawat saglit. Wala pa yan, ha? Talagang inano mo pa si Jerwin, eh, no? Wala pa yan, ha? Wait ka lang. Simula pa lang ng laban to, Jerwin. Oh, ano, tapos na yung kanta? Kinilig na agad. Kinilig na! Pa ako natatapos, kinilig na agad, eh. Grabe, kinilig ka nga ba talaga, Dindin, sa kanta niya? O nag-a-assume lang siya? Nag-a-assume na. Hindi ko alam, basta natatawa ako na kinikilig siguro. Eh, kasi first time
time kong kantahan. Ay, talaga? First time? Hindi ka kinantahan mong ano, nung gaslight na nanggagaslight sa'yo, jowa? Hindi, never. Puro pang gaslight ginagawa sa'yo eh. Ay, masarap sa pakiramdam ang kinakantahan. Hinaharana, di ba? Ikaw ba, Jer? Thank you so much, ha? Miza. Jerwin, ikaw, anong baon mo? Kanta na rin po. Ayun, gaya-gaya ha. Charot lang. Sige, anong kakantahin mo for Dindin? Ano? Ikaw. O, nag-practice pa siya dito. Ano ba? Ako'y sayo at ikay akin lamang. Ganun. Parang iniba mo na yung title, ano? Parang iniba na niya. Basta si Daniel Padilla po kumanta. Okay, oh, sige, pakinggan natin yan. Let's go, Jerwin. Ikaw pa ang may sabi na ako'y mahal mo rin, at sinabi mo nang pag-ibig mo'y di magbabago, ngunit kahit sa tuwing ika'y lumalapit, ika'y lumalayo. O, diba? Ikaw lumapit, ikaw lumayo. Ikaw na lumapit, ikaw din lalayo. Ang ganda ng version mo, ha? Oo, parang one-sided siya. Ang ganda, nagustuhan namin. O, sige, continue. Sige, mag-rehearse ka muna. Take your time. Tama ba? Tama, sige, tama yung ginagawa mo. Ipagpatuloy mo lang. Oh, sige, ituloy mo pa, dali. Pulutin ko lang hikaw ko. Nahulog yung hikaw ko sa sobrang ganda ng rendition mo. Okay, ano? Sige, ituloy mo. Puso'y naman, natan. Laging nasasaktan. Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Oh, ano na, problema ka na, no? Parang gusto mo sabihin sa amin, ang dami ko ng problema, pupublemahin ko pa ba itong lyrics nito? Pupublemahin ko pa ba ito, DJ Ana? Sige na nga, kung anong gusto mo na ng lyrics, basta punuan mo yung melody. Ikaw na masunod. Continue mo ba? Continue mo lang, sige, masaya kami. Sige, agad tapusin natin itong ano na ito. Yung kanta mo, 3 hours talaga yan. Okay, okay na. Masaya ka na. Sa tingin mo natuwa si Dindin. Natuwa ka ba nun? Thank you so much, Jerwin. O, diba? Ang ganda ng version. First time ko makarinig ng ganyang version, ha? In fairness. Okay. Ayan ako talaga naman, ha? Hindi rin talaga magpapahuli kayo sa mga talent-talent na ganyan. Game na game rin talaga sa kanilang pagbibigay sample. Itong si Mace at si Jerwin. Havay ba yan, mga kapatid, or wale? I-comment nyo dyan. Pero parang havay naman, o, diba? Ayan, pero syempre, bago po tayo magpatuloy sa ating matchmaking, nako, magpapakilig pa tayo sa ating mga kapatid na nakikinig at nanonood. Yan, mga nakatutok sa 1PH, hello, hello, kaway-kaway. Syempre, at sa mga nakatutok at nakikinig sa kani-kanilang radyo, ayan, relax-relax lang kayo dyan at for sure magugustuhan itong ating mapapakinggang music. At meron tayong bisita for today. At pag nga usapang talent din man lang, nako, itong ating bisita ready na magpasiklab ng kanyang talento dito sa Match Made Booth. Ang fresh na fresh at singganda ng inyong DJ Ana. Wow! Mabuhay ang mga morena, kasi morena din siya, o, diba? I-welcome na nga natin, Antoinette Targa. Hi, Antoinette! Hi! Very cutesy, o, diba? Very demure. Very demure. Very demure. Bumati ka muna, please greet our kapatid. Yes, of course. Hi, everyone. Ako po si Antoinette Targa. I am from Toronto, Canada, and I am a singer and dancer. And uy. I'm super
happy to be here today. Thank you for having me. Welcome, welcome, welcome dito sa Match Made. Napaka-talented mo naman. You also dance. Yes. Wow. What type of music do you usually dance? Mainly hip-hop po. Hip-hop? Yes. Wow, and kumakanta ka rin, no? So, yes. Sa performance mo, talagang bigay todo pag mga ganyan, ano? Yes, it's... Sing and dance performance. Sing and dance. I love doing both of them at the same time. Medyo hard, but it's okay. Oh, yeah. Nako, for sure, nako, curious na kayo, ha, sa pagka-slang-slang ng ating bisita for today's video, ha? Oo, kung nako, curious kayo, nako, tumuto kayo sa 1PH para makita nyo na ang ganda ng kasama ko today. Such a baby girl. She's very young. You're only 12 years old, right? Nabubulol ako, ha? Nabubulol ako. 15 turning 15. 16 po. Ah, 15 turning 16. Ah, so sabi ko sa inyo kasi mukha siyang bagets talaga. Diba? Oo. And she's very, very talented. Pero syempre, we wanna know you more, Antoinette. Mm-hmm. And of course, gusto naming malaman, when did you start realizing that you can sing? When I was very young po. Kasi sa room ko, mm-hmm. Nakakanta ako. And my, oh, diba? Oh my God. Nakakanta ko. Oh my God, bagay ba sa akin yun, mga kapatid? like I remember... Ang cute yan, oh. Like, I hope my Tagalog's okay. It's okay, no problem. But it's very cutesy, very demure. Very demure. Yeah. Anyway, I would sing in my room, and I know that there's this one video my dad has of me singing Call Me Maybe. Call Me Maybe. By Carly Rae. And I was so young, so I was like, I don't know, I was holding something. Like, as a mic, but I don't remember what it was. Mm-hmm. But I'm pretty sure, like, that video really is, like, the moment where I'm like, yeah, that's where I like singing. Oh, that's so funny. Can you translate? Charot lang. Hindi, that's the moment when you realize na talagang, ay, okay, finally. Kumbaga, I have this talent. I have this gift of music. Mm-hmm. Oh. Pero I didn't start pursuing it until I was around 8. Why? Well, because I was still really... I was like 4 at the time during that video and like when I was just singing in my room. Mm-hmm. But then my parents put me in singing and dancing class and then I found out like, oh my God, I really like doing this a lot. Mm-hmm, and then mm-hmm. I started learning more from there and I took it more seriously and now we're here. Yeah. Nakakatuwa, no? Ganun talaga minsan na marirealize mo na meron ka palang gift na talagang you want to share this sa ating mga kapatid. Hello, hello! Kayo po ay nakikinig ba rin sa nakaka-happy at nakaka-demure? Very demure yung host. Nakaka-demure na dating show sa radyo. This is Match Made. All right, extra special. Ito ang ating pa-shoutout ha sa ating pang-sulit na panonood. Sulit TV, powered by TV5. Thank you so much. Mag-Sulit TV na. Nauna. Like, you know, nauna. Okay, pero ito, kanina ha, nakilala na natin ang ating mga cupido na susubok pumana sa pihikang puso ng ating Heart Hunter. At syempre po ha, kasama pa rin natin si Dr. Camille. Doc, ano pong masasabi nyo sa ating mga cupids at sa ating Heart Hunter at this point? Okay, unang-una no, nakita ko kanina kung paano na-relate yung mga istorya ng kanilang love life. Pero doon ako na ano sa sinabi ni Jerwin, tama no? Yung sinasabi niya na yung naging ex niya, actually it's a form of, siya yung na ano, siya yung nag-gaslight. Kasi yung ginawa nung girl na parang tinithreaten niya yung sarili niya, ganun, it's an emotional blackmail. Na para sa ganun. Siyempre, ikaw, matatakot ka eh. So, parang nadag-doubt ka na kaya ba siya nagkakaganon dahil sa ginawa sa'yo, na ginawa mo sa kanya, parang ganun. So, magaling na rin yung ginawa niyang paraan na to back out. Yeah. Kasi, tatandaan natin, ang isa bang gaslighter, mahal ka talaga o hindi? Yan yung tanong. First, remember, ang isang nag-gaslight, ang gusto niyan, it's either they are always in control. Pero, hindi ibig sabihin na talagang mga ano yun, na talagang totoo na yun yung dahilan. Second, paano kung sila yung ginagaslight nung bata pa sila? So, akala nila the means to survive, to have friends, to have a relationship, eh, mang gaslight.
So, yun yung dalawang factor na dapat nating isipin. Or kung gusto nyo talagang intindihin. Pero kung you have a very weak personality, it's so difficult para sabihin natin na you have a gaslighter for a relationship. Kaya sana maintindihan yung maigi, no? Hindi po sa lahat ng pagkakataon, eh, may masama doon. Baka mamaya naka-experience din sila na gano'n, kaya nagiging gano'n sila. So maybe pwedeng i-base din yan sa environment na kinalakihan niya, kaya nag-lead sa ganong klaseng tao siya, no? Mm-hmm. Pwedeng may mga ganong instances na nangyayari. Thank you so much, Doc Camille! At ngayon naman, eto na ha, tanungan ulit tayo para mas makapili. Syempre ang ating Heart Hunter, eto na ang portion na tatawagin nating Pop no Pop Power! Oh, diba? Gina-gina naman yung host. Gina-gina naman siya. Eto, i-relate natin ha. I-relate natin sa power ang ating tanungan. Kung magkaka-superpower ka, anong power ito at ano sa tingin mo ang maitutulong nito sa ating Heart Hunter? Ayan! Maganda cute! Yan. Ang ganda, Doc, di ba? Eto na, Cupid number one. Anong power kaya ito? When it comes to power, siguro yung healing power. Uy, healing. Yes. Why healing power? Kasi sa relasyon kasi usually nandiyan yung sakit eh. So normally nangyayari 'yon. So much better kung magkakaroon ka ng ganong power, magkakaroon din kayo ng kasunduan ng partner mo na parang wala nang sakitan. Hopefully ganun. Ah. So parang gusto mo mabilis. Ayaw mo naman yung ano, yung parang tipong may sakitan tapos biglang makakalimutan niya yung problema. Ayaw mo yung ganon. Parang siguro pwede rin. Ang power niya, no, yung parang yes, inaway mo siya. Ha, hindi ko na maalala, nainaway ako. Yes, para ano mo yun, hindi ka na maghanap ng iba. Oo, pero sa'yo, healing power. Yes, yes po. Pwede, healing power. Okay, tingnan naman natin, pakinggan naman natin si Jerwin. Para po sa akin, baka psychic po. Ay, bakit psychic yun? Power. Para po, ano, nababasa ko yung isip ng partner ko. Ah. Eh, di ba magaling naman kayo dyan? Binabasa niyo yung isip namin kahit wala kami sinasabi. Di ba? Tapos biglang magiinit yung ulo niyo. Charot. So, gusto mo yun? Gusto mo na nababasa mo yung isip mo, ano yung nasa loob niya? Opo, bakit para, gusto mo yun? Para malaman ko po kung ano yung mga bad or good, ano niya. Kung ano pong nasa isip niya, mga misunderstood, mga... Para may advance ano ka na agad, no? Advance move na pwedeng gawin, no? Yung mag-aano pa lang siya, yung magtotoyo pa lang siya. Tapos bigla kang bibilhin mo na agad yung mga paborito niyang pagkain, no? Tama. So, advance na move yon, alam mo na agad. Pwede. Anong superpowers ang mabebetan mo doon, ha, Dindin? Hindi ko nga alam, nakakalito eh. Nalilito na siya, nalilito na siya. Pag-iisipan pa niya yan, huwag kayong complacent dyan. So healing mula kay Maze. At si ano naman, si Jerwin, gusto niya mabasa yung isip at na nilalaman ng kanyang partner. Oy! Ako kaya, kung magkakaroon ako ng power, ano kayang gusto ko? Gusto ko ano, yung... malalaman ko kung saan siya napunta. GPS pala siya. GPS. Yung ano, hindi niya alam kasama niya ako. Darot. Paranoid pala. O hindi ganon. Na, lagi nating tandaan, syempre, dapat may mga personal ano pa rin. May mga personal lakad pa rin. Nag-explain talaga siya. Charot lang. O, hindi. Maganda kung iisipin mo yung mga ganyang klaseng power, ha? Parang kung magkakaroon tayo niyan, very interesting. Paano kaya kung lahat tayo may superpowers? O, diba? Pero hayaan muna natin mag-isip ang ating Heart Hunter kung sino nga ba ang kanyang napupusuan as of this moment. Pero eto na, mga kapatid. Thank you so much, ha, sa inyong mga talagang power na kasagutan. Eto na, when we come back, ang mga ka-match made, huling pursuhan na tayo sa ating mga Cupido. Pagalingan pa sa pagpapa-impress. Dito lang yan sa newest dating show sa radyo. Match made. Kasama nyo nga, DJ Anna Ramsey.
this time, hapak na pak na dapat sa gigil ang ating mga Cupido para mapa-oo ang ating Heart Hunter sa huling tanungan natin. Hashtag Gaslight No More. Oo, pero ito na nga para sa ating mga Cupido. Anong gagawin mo para masiguradong hindi na mararanasan ulit ng ating Heart Hunter ang pagdududa sa kanyang sarili at sa kanyang puso? Ayan, let's start with Cupid number one, Maze. Go ahead. So, yun po. If ever, no? Mm-hmm. Para sa akin, kung magkakaroon man tayo ng problema, within the day, kailangan natin ayusin yun para wala tayong kahit anong sama ng loob at the end of the time. Then, mostly, kung meron ka man hindi nauunawaan, let's open up each other. Yun po. Okay, open communication. Thank you so much, Maze. Let's hear it naman sa ating second Cupid number two. Jerwin, go ahead. For me naman, I will let you feel worth it. Worthy ka. Tapos mm-hmm. I will let you value yung self mo. Tapos papa-experience ko yung mga dapat ma-experience mo na hindi mo na-feel sa ex mo na which is dapat mong ma-experience kasi you need to be feel the moral support, emotional support, and lastly is we will let enjoy the moment. Hindi natin wag parang Jerwin, gusto mo sabihin na naman sa akin na DJ, anong dami ko ng problema talaga. Idadagdag mo pa ako talaga. Dadagdagan mo pa. Hindi, sige. Take two. Kasi alam mo, paparating ka na dun eh. Papunta ka na eh. Kaya lang parang natisod ka, parang ganun ba? So, sige, take two. Hindi ko hayaan makulong tayo sa mga negative vibes or aura, which is sa relationship kasi you need to feel good. Kasi marami ng problema sa buhay. Kaya, ayun. Sabi ko sa inyo, marami siyang problema. Talaga, dinagdagan pa natin. Charot lang. Oy, pero thank you so much, Jerwin, ha. Okay, now we wanna know naman, ano pong tingin nyo, Doc, sa sagutan ng ating mga Cupids? Kanina kasi napag-usapan tungkol dun sa power, ano. Gusto ko lang i-reiterate yan, Ana, kasi magandang topic siya na medyo hindi natin na-touch. Kasi sinabi kanina ni Maze yung kanyang healing powers, tapos isa naman psychic powers. Mm-hmm. Alam nyo, tayo, talagang may kakayahan tayo para ma-develop yon. Mm-hmm. Kasi, ang brain waves natin, marami yan. Parang, about yung talagang alam natin is brain waves. So, when you talk of the alpha waves, na yun yung talagang nakikita natin, pag na-enhance yun, dun tumataas ang IQ na isang tao. Mm-hmm. Yung alpha waves, na lahat halos yun lang yung alam natin. Now, when you talk of yung sinasabi nating theta waves, yung sinasabi ko kaninang theta waves, doon pwede na ma-develop yung psychic powers mo at yung healing powers. Paano siya ma-develop? Tayo nasa radio tayo. Alam niyo yung hertz, di ba yung H and hertz? Ang pag nagkaroon ng frequency, yung sinasabing frequency ng isang music, like yung 528 hertz, it can develop your healing powers. Now, pag sinabi mo na 639 hertz, pwedeng ma-inlove sa'yo yung tao. Ay, talaga? Oo. Kaya may mga music na kuminsan, alam mo, yung ibang mga kumakanta at yung mga ginagawa nilang tono ng kanta nila, ay nasa ganitong klaseng frequency kasi doon na di-develop yung possibility na kung pwedeng ma-inlove ka, magkaroon ka ng healing powers. And definitely, sa 5 to 8 kasi, with healing powers, kasama na din yung possibility ng psychic powers. So, yung iba, sobrang magugulat ka. Di ba may mga music for meditation? Yes. Ganun. Until it will come to a point na ikaw mismo, yung pag-meditate mo,
magugulat ka na meron ka ng televiewing ano na yung parang tinasabi na parang telekinesis. Mm-hmm. Kaya kung may mentor ka, kumisan yung kaya lang dito sobra kasing lights. Yung ang talagang regular practice, yung una namin ginagawa is magbe-bend ng spoon. Mm. Tapos mabibend mo yung metal spoon talaga. Tapos magugulat ka na tuloy-tuloy na siya. Na it's either ang gusto mong power is malaman mo yung past or yung gusto mo yung future. So may possibility na talagang ma-achieve natin yung ganung power? Oo, kaya practice lang talaga. Practice. Nako, Dok, mamaya ituro mo sa akin yan kasi kailangan ko ma-apply talaga yan. Ituro mo sa akin yan talaga. Parang I need that power. kasi actually maganda siya na ano, magugulat ka sa meditation mo lang. Tapos yung iba kasi, di ba, sa sobrang sakit na naramdaman sa pag-ibig, mm-hmm, biglang nagkakaroon ng mga psychic, ano, powers. Talaga? Oo. Kaya dun nade-develop yung iba. Kasi nga sobra yung ano nila, intense na nakafocus, mm-hmm, sila sa ganun. Magugulat ka parang, ba't ganun? Tapos yung iba, di ba, sinasabi nila may healing powers na sila because of yung experiences nila na parang nakaka... Parang actually sinasabi nila, what is the hurts para pag when you talk about God, mm-hmm, yung you want na direct focus sa kanya, ang music nun is, ang dapat daw makakuha ka ng 938 hurts. Para sa ganun, you're talking to God na. Ah, so may mga specific hurts pala yan. Yes. Nako, parang interesado kang malaman yan, kapatid. Parang gusto mong i-PM si Doc Camille ngayon at malaman ang mga detalye. Charot lang, uy, pero thank you so much, Doc. Maraming salamat for sharing that, yung mga bagay na hindi tayo masyadong familiar. Nabubuksan ang isip natin. Oh, may kapangyarihan na tayo, alam mo na yan. Kailangan lang i-unleash. Oh, pero eto na nga. Nako, eto na ang pinakahihintay natin. Gemaldine or Dean Dean. Sino nga ba ang napili mong kamatch? Pero bago yan, anong say mo sa mga naging sagutan ng ating Cupids? Para sa akin, nakakalito pa rin. Mm-hmm. Litong-lito pa rin siya. Patapos na yung programa, mga kapatid. Paano magagawin natin dito? So extend, no? Okay. And then? Siguro para sa akin, dahil confident siya para sa sarili niya. Siguro kaya niyang i-provide, mm-hmm, para sa isang babaeng tulad ko. Mm-hmm. For me, siguro si Maze. Maze. Wow! Sinabi na niya agad-agad! Wala nang paligoy-ligoy pa! Ang napili niya ay si Maze! Wow naman! Congratulations! Congrats daw, sabi ni Jerwin. Kaya naman, ano munang message ni Jerwin para kay Maze at Dindin? Go ahead, Jerwin. Message ko sa inyo. Sana maging success yung relationship nyo, maging healthy, at hindi na maulit yung nangyari sa past mo. Alam mo na. Tsaka, ayun, open communication lang yung powerful. Alright, thank you so much, Jerwin. Maraming salamat. Din, ano namang say mo? Oo, kay Maze. Go ahead. Maze? Siguro, at sana pala, sana lahat ng mga sinabi mo, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kasi this generation, sobrang hirap na talaga magtiwala eh. Diba? Sobrang ibang-iba na. So, sana maging different ka. Huwag ka tumulad sa mga henerasyon ngayon. Ayun. Alright. And, oo nga pala, always remember na sa mga babae dyan, always remember that the real man will respect you, will respect your body, will respect your soul. Ayun, may iniwan siyang kataga, mga kapatid. Thank you so much. Once again, Dindin. Uh-huh. Talagang mukhang malalim ang pinanghugutan nito ni Dindin, ano? Pero, ayan, Maze, ano namang message ang gusto mong ibigay or sabihin kay Dindin? So Dindin, thank you for giving me a chance na maging part ng buhay mo. So, yung mga na-experience mo, hindi ko yun bibitawan ng salita. Action speaks louder than words. Yan. Alright. Thank you so much sa ating mga Cupids at sa ating heart hunter na si Dindin, and of course kay Doc Camille, maraming salamat po for sharing yung mga
mga insights at that for sure marami tayong natutunan talaga. Muli maraming maraming salamat. Alright, humayo! Humayo kayo at magpakilig pa ng marami! Congratulations ng bonggang-bongga! O, di ba nga? At siya na nga po nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Muli maraming maraming salamat sa inyong lahat na sumali at nakinig. Nako, abangan ang ating susunod na episode ng Match Made kung saan pusong tutulungan hanggang sa susunod na linggo. 2:30 PM hanggang 4:30 PM po yan dito sa Radyo 592.3 True FM. Dito ka na sa totoo at syempre sa 1PH Teleservisyo para sa Pilipino. Nako, kwentong Match Made It Happen. Dito lamang yan sa programang Match Made. Nakasama nyo nga ang DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Magkita-kits po tayo next week. I love you so much!